Ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to introduce the President of the Philippines, Mayor Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Maupo po kayo at first of all, I'd like to thank the government of Hong Kong and China for this warm welcome in my stopover from Cambodia. Sa Cambodia po, pumunta ako for the meeting with the Financial World Economic Forum. Pera ang pinag-usapan, pero tayo hanggang usap lang muna, ha? Kasi bumibelo pa tayo. I am on my way to, right after this meeting with you, I'm going to proceed to Beijing for the One Belt, One Road. This is the strategy of President Xi Jinping for the prosperity of maybe in this region, sa the ASEAN community and throughout the world. Mainly because I think there are about 21 heads of state attending this meeting. And I was one of those lucky to be invited. And I'm sure that ang papag-usapan lang namin doon would really be how to improve the economy of the world. To date, wala ho akong masabi except my profuse thanks to China for helping us out. Remember that there was a time ng export natin parang hindi tinatanggap dito. And all of because ang Amerika sa panahon ni Obama and China, who are not really enemies or hostile, but not on proper things, maybe yung sigurong agreements, but in a polite community. Wala sila masyadong rapport. And not until after I declared that I am veering away, mag-split ako, and chart my own independent agreements regarding trade and commerce to anybody who'd want to talk to us. And I had this chance of being invited to China. I had a talk with mostly the officials and President Xi Jinping. And mainly also because of that South China Sea. Let me explain. Doon ho sa bilateral meetings with my cabinet members, I'll introduce them later, at ako, I was really frank with them. Sabi ko, I come here in the spirit of friendship and goodwill. Wala po akong hinihingi sa inyo, except that I'd like to be apprised or be informed of whatever happened to the quality of our exports kasi hindi na ninyo tinatanggap. And for one reason or another, it has something to do with quality. And yet before, we were doing all right. So it boils down to really relationships. Country to country, people to people. And all because of geopolitics. Ako naman sabi ko, I come here. And you must be apprised also, conscious of the fact that we have a conflicting claim. You are claiming China Sea as yours, and we claim it as ours also. And as a matter of fact, we went to a court, international body, to settle these things, and we won the arbitration. Pero sabi ko, I will not bring it up at this point in time. Because it would not be proper. Since I am here as a guest,
Wala namang usapan na pumunta ka rito kapag usapan natin yung China Sea. But sabi ko, let us put it aside in the meantime. And let me just ask you, why can't we export to your country? And after so many words, ito lang talaga boils down to not really miscommunication, but a falling out. Maybe because we are identified with the U.S. And I said that I would like to chart my own course. Of course, I'm a friend. We are a friend of America. We have so many things between us, historically and now. But I have to think of my country first at this time, because I am the president. And I said, our banana, pineapple, wala na. And the pineapple industry had stopped planting ang mga banana natin. Nobody was buying. And so we had to dispose them at a mura, just to earn something out of what we planted. And we were smiling to each other, and the conversation was good. And at the end of the day, he said, we are restoring your quota sa imports. I mean, you can export now beginning maybe next week. And so we're back at the ngayon, it has improved something like mga $2 billion na nas-resume na. And di manana, full swing na tayo. So yung pineapple, there was a shortfall in the targeted exports because we had to stop planting. Kasi hindi na bibili in volume. Now it's back to where it is. And I'd like to thank again China for sending our plight. We are a country which is agriculturally based, and one of our strongest points would really be export of agricultural products. Yan ho ang nangyari ngayon, and we are honored with the invitation to be a part of the One Road. It's actually the Silk Road of the old China. Yun din the travel ni Marco Polo. Let's say, akin to that, and China is that really overgenerous, but it is awash with money. And they are even back at lending to financial firms from the outside. Ngayon, sabi ko, kung matulungan kami ninyo, mabuti. And to date, they have promised so many things. And yung mga grant, ang ibig sabihin halos bigay na, really, that China would build two new bridges traversing Pasig. And that's a lot of money there. Gawaan nila tayo libre. And they are helping us with in so many others that if there is really a revival of the robust economy before, I know which part of our history was that, but we expect that something, pati yung increase ng tourism, both from the rest of the ASEAN countries and China, they're back. They have lifted the prohibition. What's really very sad is that in Mindanao, because it is below the typhoon belt, which should have produced more for exports, we are a little bit in turmoil because of the arrival of ISIS. That's what I was afraid of initially when I talked to the military many months ago when I had the first command conference with them, and I said that we're talking to the NPAs. Medyo matigas lang ha. But it's not really, something which is insurmountable. And as a matter of fact, I have opened the gates of government to sa left. And as a matter of fact, I have invited Lisa Masa of the
Commission on Poverty Appeasement. Please come on. Isa pong ex-convict. Panahon ni Ramos sa nanay Marcos o Marcelo. Ito yung mga, at lot of them, Secretary Mariano Isdedar and City Gualo also was in prison for many years during the martial law regime. So, sabi ko na, usap na lang tayo. Sometimes there is a medyo midway, it's an irritation, exchange words, but again, we're back. Because, I am a president for peace. I cannot be a wartime president. And I cannot afford to fight with anybody, especially to wage war against my own people. So whether we like it or not, alam nila, Lisa, yan, that open ako, and I just released about 14 prisoners from Bilibid, yung mga komunista na convicted na. As a show of, and besides, there were others. Yung mga top leaders nila, si Agkawili, Di Tiamson, spouses, we had dinner in my office in Malacañang. But I do not live there. I commute to the other side of the everyday. Kasi ang Malacañang, bastos ang mga momo doon. They don't wait for nightfall or darkness to arrive. Kasi alas 10 ng umaga, nandiyan si Mr. Brown. Mr. Brown maybe was one of those American officials who occupied Malacañang at the time we were under the first from the Spaniards then to the Americans. I'd almost say that it's a dark side of our national development as an identity and our history. It's not fun to be under for 400 years under the Spaniards and 50 years under the Americans. And of course, the leave of the fat of the land. Pero okay na ako dyan, hindi naman masyado masakit, but that's why I do not kind of, I just go there to have meetings and sign important state documents, and I go to where Ninoy also stayed. Actually, it's just a small room. Lahati nito, yung stage. Yan lang ang kwarto ko na tinutulugan ko. It's a, there's a forum room and it's a sala. But dating ko sa gabi, pagod na ako. So no more time. But at least andun, ang marinig ko lang na rumbling, medyo may daga ang... kasi ang likod ko, yung barracks na ng PSG. So, ewan ko kung anong alaga nila. Maraming maingay ceiling. But I'm sure it's by the speed of the... It's only the rats who can do that. So, doon ako. So, ganyan ho ang atin yan. I go everywhere. I went to the Middle East because... And I was very frank with them. Sa Saudi Arabia, Qatar, pati sa Bahrain, that I'm here to just say hello to you and to look after my countrymen. But you know what, sabi ko, we have a national interest there. Meron ho dito na millions of Filipinos.
And I'm here to look after their interest. And it is the national interest of the Filipino people. Sabi ko, medyo magulo kasi sa Middle East, huwag lang nilang putulan ang ulo ng mga Pilipino. Sabi ko, mapipilitan talaga kung mag-landing dito. So I will come here, whether you like it or not. Because I have so many countrymen here. And I would not just sit on my ass and watch them being, you know, yung ISIS kasi, ano eh. Sana wag mangyari. But from Hulo, they have migrated to Central Mindanao. So we are talking to the MILF. We are talking to the MNLF. Ang hindi ko kayang kausapin yung mga terorista, yung Abu Sayyaf, who one of them was adopted as the parang chairperson ng chapter nila sa ISIS, nandiyan sa Mindanao ngayon. So we had a new, wala man tayong jet noon, dumating na, even the last one was pinuntahan nila, nandun ka sir? Dalawa, the remaining one, so ilan na tang jet natin? So, 8. And by the time that we have now a working air force, bagong jets yan. Kaya sabi ko nga sa mga piloto natin, you tour the entire length and breadth of the Philippines and show your wear. Pinapadaan ko sila makita ng Pilipino yung bagong jets natin, F-50. And I'm using it. Noon kasi ang revolusyon, hindi ginagamit yung mga air assets lagi ng bumpa. Pero ngayon ginagamit ko kasi I have to deal with them as harshly as I could ever be. Because it's very dangerous. So yan na lang sana, without terrorism and drugs, heaven na sana tayo, because we are on talking terms with the Revolutionary France. Wala na sana, except Androga, and it's an ASEAN statement now. It's not only mine, and even Trump yesterday said he would resort to harsh measures. But noon, yung isang dumaan na presidente kept on reprimanding me, chastising me in public. Kaya ako nagalit. Kasi nung mayor ako, yun na ang isyo. Talagang pinapatay ko daw. At bakit naman na hindi ko sila patayin? Ngayong mga taga-Davao, alam ninyo yan. Nung nanalo ako pagka-presidente, ay mayor, sabi ko, Davao magulo noon, right after martial law, maraming kidnapping, hold up lahat. Because firearms were indiscriminately given to anybody who would claim that he is an al-Samasa or anti-communist. So post-martial law, halos lahat ng tao kahawak ng baril. Wala na ang left. Nagpatabi na, lalo na sa Davao, kasi galing man rin ako dyan. So, ang problema, itong nasa gobyerno, ito na yung hold up, rape dito. So, napilit, I said, ako yung mayor, and I am building a city. Do not destroy Davao because I need the money to fund government, sa police, sa maestra, sa health, lahat. And you just, you know, you round. Walang magbayad, walang magnegosyo dito. Sabi ko, huwag ninyong galawin ang Davao. At kayo yung mga drugista, do not destroy the future of the Philippines. Future natin yan eh. Hindi tayo mayaman, kaya tayo nakita-kita dito. Totoo lang. Ako siguro, ang savings ko can sustain me in a hospital. First class, may oxygen.
lahat medisina. About mga 7 months. After that, I go kapot. Wala na. Ganun ka, ano ang pera ko, yung visual. Sabi ko, ito yung aking mga anak, ito yung pinapaaral namin. Ito tapos, ilagay ninyo sa alanganin, isyabo ninyo, tapos maging gonggong na. Pagtanda ko, sino ang susubo ng lugaw sa bunganga ako? Kayo. Sinong magbayad ng medisina ko sa ospital? Kayo. Sabi ko. Pag namatay ako, sino magbili ng casket ko? Sino magbili ng lupa dyan sa memorial? Wala kami niyan. Totoo ba siya? Tinin niyo yung listahan dyan sa memorial. Sabi ako naman, sabi ko, cremation lang ako. Pagka kamahal na eh. Magbili sana ako, pareho mo rin ah. Oh, makano yan? Abot ng 5. Eh, ang cremation, 5,000 lang. Di dito na ako. Totoo. Sinong magbayad sa cremation ko? Anak ko. Bakit? Magpabaho ako dyan sa labas ng... At saka ito ang... Hindi ko kayo dinadyaming, but ito ang sinabi ko talaga. Kasi 1/3 ng halos mga anak ng OFW sa droga. That's the disorder of government. Sabi ko, putang ina ninyo. Ang mga tatay nito na sa ibang bansa, nagpapakamatay trabaho. Ang mga nanay nito sa isang bansa, and sometimes, they are rape, abuse, sinisikmura lang yan nila para na makapagdala ng pera sa Pilipino. Binabastos na yan, tinitiis. Kaya sabi ko nung na-presidente ako, I am here. Itong mga bogo na human rights, itong inquirer, huwag kayo magbili niya. So, well, pera-pera lang yan. Totoo. Pati yung ABS-CBN. Pera-pera lang talaga yan. Maniwala ka. Ako, may pera ako, si Senator Cayetano, may pera rin siyang deposito. At marami pang iba, si Chis Escudero, lahat. Ang ABS-CBN tanggap ng tanggap ng tanggap. Hindi naman pinalabas yung binayad ko. Kasi na last minute, wala man talaga akong pera. Alam niyo yan, from Mindanao lang ako. Hindi na, I was not even a national figure. Kaya na makalaban ko, at least ang Pilipino, the entire nation, knew them by... Ako, kailangan nila nakilala. Yun lang nung nag... File ako ng Certificate of Candidacy. So wala masyadong nagbibigay kasi sa rating, 4-5 lang ako, minsan 3. So na, walang nagbibigay. But yung last minute na, last 2 weeks, yung suddenly went up by 36 or 34%. Nagdatingan na yung pera. So pumunta ako sa ABC, sabi ko may propaganda ako. Pwede ba ninyong isingit? Oo, oh, sige, bayad ka lang. Bayad ako. Ito yung Gabby Lopez na yan. Yung pagpunta nila sa Davao, sa cable, sky cable nila. Kinausap nila ako bago akong mayor. Sabi nila, papasok kami. Sabi niya, balita namin, may sky cable na doon eh. Stockholder ka daw siya. Nawala na mutang doon. Sinasalisali lang yung pangalan ko dyan, for protection lang yan. Sabi ko, wala akong... Tapos sabi nila, mag-take over kami, bayaran na lang. Kung ano, kausapin niya yung may-ari. Tapos sabi niya, mayor ka kasi, baka pahirapan. Sabi ko, saan yung application ninyo? Bakante pa. Ayan, si Gabby Lopez ko nanood siya ngayon. Siya, pati yung namatay na, pati yung si Garcia ngayon. Ayan sila, sa hotel.
Sabi, saan yung application mo? Binigay. Pinirma ko, approve, blanco ko yun. At kilala nila ako. Pero si, nga, pera-pera. Marami kaming tinanggap aming pera, tapos hindi kami mag... Hindi na namang... Wala lang mang offer to refund. Ngayon na lang na nagpuputang ina ako. Kasi putay na magnanakaw talaga kayo, sa totoo lang. Bumabaloy, bumabawi. Yung mga drama ninyo, yan man lang ang ano ninyo. Mga maalaala mo kaya. At nakalimutan mo na. Ako isang araw sa buhay ko, inano mo ako, din na lang. Yan, pero kung sabihin sa balita, putang ina ko kayo maniwala niya. Ganun ta, slanted yan. So, inquirer. Alam mo, inquirer, kung makababoy sa amin, ganun na lang. Pag mag-editorialize, kaming mga nasa gobyerno, kaupo-upo ko lang, magnanakaw na kami. Lahat na, kasi, pareho sa ABS-CBN, ang talo ako rin lang kandidato si Ruhas. But hanggang ngayon, nung napuno na ako, alam ba ninyo yung mile long? Diyan sa Makati, di ba marami yung kanal dyan? Mile long tawag dyan. Yan binigay ni Marcos kay Rufino. Inan lang, piso lang siyang binayad. Tapos, si itong mga Rufino, nag-asawa ng may-ari, ito sila si Prieto. For 25 years, renewable for another 25 years, nag-expire na lang. Sila na ang nagkukolekta dyan sa mga maraming tindahan niya. Hindi na kanila ang property, nag-expire na. Dumating na sa Supreme Court kasi ayaw bitawan. Ano mong ginagawa? Sige pa rin sa kolekta at ayong umalis sa propiedad. Ito namang korte, and I'm warning the judiciary. Huwag ninyong paabutin na hindi na ako maniwala sa inyo because that would really be a constitutional crisis. Kasi galing na ng Supreme Court, nagalit na nga ang Supreme Court, bakit hindi implement, ibalik sa gobyerno yung property ang may-ari Philippine National Railway. Para junkard nila noon. Ayaw na nilang ibigay uli. Tapos nagpunta na naman kung saan-saan ko, forum shopping, nakakita sila ngayon dito sa Cordova Hills, nag-issue na naman TRO. Stopping anybody, including government, from retrieving the property. Kaya ang Pilipinas, oligarchy talaga. Yung mga mayaman, nandyan yan, nagpapakayaman yan, pero kung magsalita sila, kala mo sino. Ang ginagamit ito nila Prieto, ang kanilang newspaper. Ito namang ABS-CBN. Kasi ganito, kinig lang kayo ha. Putang ina ninyo, hinintay ninyo na mawala ang respeto ko sa inyo. Kaya ko lang unang presidente na sa'yo, putang ina ninyo, sige. Pagkita mo pati yung mga obispo ng ulol. Karaming reliyon dito, maniwa. Mayroon bago. Mag-put up ng branch dito. Iglesia ni Rodrigo. Walang bawal. Lahat yung magaganda, ako ang mag-training para sa Kristan. Pare, ganon. Tapos kung sila ang maghingi, panahon ni Gloria Arroyo, naghingi ng mga Montero, Mitsubishi. That's graft and corruption. There is a separation of church and state. There is a provisional, not provisional, a provision that no money of government can be spent even a single centavo.
Yan ang inyong Katoliko na mabaho. Simbahan. Si Bakan, eh, pati yung the rest, magsigi yaw-yaw. Tana na dyan sa libro. May dala ka ba bang? Altar Secrets. Ang sumulat nito, narrator ng Bishop's Conference. Sumulat siya ng libro. Namatay na, Altar Secrets. Sinabi niya lahat ang kabastusan, ang kabulustugan ng pasapasahan na lang ninyo. Bestseller ito, actually. Altar of Secrets. Nandito lahat ang first pages, Bakani. Dalawa ang asawa, tatlo ang kabit. Puta na nagbasa ako, sabi ko, parang si Mayor Duterte man to. Pero hindi ako pare. Tsaka hiwalay ako sa asawa ko. Kaya kanina pang mata ko, ang likot, sige, tingin-tingin dyan ko. Sino ang gustong pumunta ng Beijing? Kaya kung kaya nang kanad, babae lang, lalaki. Babae lang. Tsaka yung mag-selfie. Yung mga lagi, dibigote pa, tapos mag-selfie, ipatong yung mukha na sa akin. Maging bakla ako nito pagka inud-nud pa nila yung mukha nila. Lalaki, ganun lang. Kung saan yung mukha mo, eh, ganun. Eh, ganun pa. Hindi pa bang kahit. Kung maging bakla ang presidente ninyo, wala tayong magawa. Dahil yan sa selfie-selfie. Ito, iiwan ko. Marami pa ba? Dalawa lang. Eh, pasapasa na ninyo. But this can be bought sa online. Ano ito? Altar Secrets. Ang sakit niya, sakit ko rin. Pero wala akong korupsyon. You know, mong kayo mga taga-Davao, siyang taga-Davao dito. Mayor man ninyo ako for 22 years. Itong babae siguro, pero pera, kurakot, iniwasan ko talaga yan. Paano? Fiscal ako noong prosecutor ako. At in addition to that, wala pa yung ombudsman, panahon ni Marcos. Tanod bayan panahon, special prosecutor. I was one of the two na special tanod bayan prosecutors. And I used to travel around Mindanao to prosecute mga treasurer, mga governor. Kaawa dyan yung mga rank and file na magpirma lang kasi sabihin ng gobyerno. Kaya yung nakita ko yung rank and file na ano nang nagpirma, sir, dumaan sa amin inspection. Eh, talagang, yan, eh, talagang dinadrap ko ito. Tirahin ko itong mga unggoy na may bibigat. Yung nakita ko yung napilitan lang, hindi ako nag-ano dyan. Kaya yan ang trabaho ko. Kaya sa pera, naging mayor ako, maraming pera ang nakawin kung gusto mo. But I could not have survived about naging congressman kasi ako, tapos naging vice mayor ako ni Inday, yung nanununtok ng sheriff. So that is another 8 years. Yun, 23 plus 8 years ako. Could not have survived politics. Sa Davao, hindi ako nakatikim ng talo. Sa babae, disappointments marami. Ayaw nila kasi matanda na raw ako. Tapos baka naghintay sila ng regalo ng mga sing-sing. Wala tayo dyan. Mahirap lang tayo.
Sino niyang istorya? Hindi naman ako naninira, pero alam mo itong Philippines, it's ruled by the oligarchs. Yung mga mayaman na pamilya noon, panahon na close kay Marcos, Aquino, then in succession, tapos Aquino na naman. Mayroon nga dito, there was a grant of about 200 million money. Naubos lang. Ang ito in China, nagreklamo. Pundo yon sana sa railway. Pero ang hingiin ko sa inyo ganito. Be patient. Marami na akong commitments. Baba itong, I'm friendly on terms with China. Kaibigan kami ni President Xi Jinping. And I reiterate, kasi nagpapadala daw tayo ng sundalo doon sa ilang, look, sabihin ko rin sa, to the Chinese government, we have been there since 1974. Sa pag-asa. So ayaw kong pag-usapan niya kasi may lumabas doon sa crawler na nagpapadala daw ako ng rotation yan. After every, every 3 months, papalit ka ng, wala namang sundalo. By the way, si General Esperon is my National Security Advisor. So, chief of staff siya nung panahon ni Gloria. Kaya ako pa rin tanong sa kanya kasi ang nakaalam eh. Pero dapat ninyo mabasa ito. Dito, sinali na niya sa indictment niya ang mga mayaman sa Manila. Kita mo, kailan lang kayo nagka-presidente na from the outside? Ngayon lang. Kailan itong Republican natin dito? 1940. Yung presidente, sila lang ang namimili dyan. Dalawa, tatlong tao. Tawag mo yung mga taipan, yung milyonaryo. O magkano ka? 5, 10, 50 million. Tapos sila lang ang mag-decide. O, ito yung ating presidente ngayon. Ha? Baski bubo ang putang ina niya. Ganun ang Manila. Eh, napasok ako. Hindi pa nga ako kilala. Ang rating ko is 3-4, 3-4, 3-4. Pagdating ng election, I got 15 million. 6 million was... 16 million. Ang 6 million ko was my majority. Ang sunod ko si Pretty Boy. May sekreto ako pero hindi mo makita yan masyado pagka kaharap mo. Tignan mo yan pag nakatalikod. Ang lapad ng baywang. Ang lapad na. Tingnan. Imagine mo noong Gusto ko ikaw ang sa itaas o ikaw ang sa baba? Live yan. Diretso yan siya. People of the Philippines, I am with my beloved countrymen. Puro chismosa to lahat. Kaya, just give me 3 years. Pagka, kung pumasok itong mga, there's one company says that they would employ about 5,000 engineers. Pwede na kayong dandan. But on the fourth year, basta wala lang graft and corruption. Ako, marami na akong pinar out. As a matter of fact, ayaw ko lang ibulgar. Sinasabi ko na lang, resign quietly. Kasi tinitignan ko rin yung nila. Matanda na, may mga anak na doktora, may mga anak na sa mga hospital pa na Makati, sabi ko, kung nabuhay kayo noon sa medyo madaling pera, medyo just slow down a little bit.
or just avoid it for the next 5 years or so. Kasi pag isang kamali lang, ako ay fired cabinet member, nag-meeting kami lahat. Sinabi ko, you are lying to me, lying to your teeth. Get out of your room, you're fired. Marami na ako, cabinet member. Wala akong hinasanto. So, pag ako ang nagtiis, tiis tayong lahat. Ngayon, kung magnakaw ako, sige, magnakaw na kayo. Pero kung habang hindi ako magnakaw, wag na wag kayong magkamali. Talagang, yung sa Naya, of course, may concerns na iba. And it's a legitimate concern actually na wala masyadong huli na sa ano. Because kasi ngayon, noon may na-intercept na ano, do it before sending it to the conveyor up to the tong sa ano diyan ninyo diyan ang ipaamoy ninyo kasi ako if you have been trying to if you have been home lately wala na kasi bukas na lalo na OFW walang bukas yan diretso na tsaka immigration they have no business asking kung ano ng pahirapan, sabi ko, I do not want yung maliliit na tao kasi kanila talaga itong gobyerno to. Yung mga mayaman, hindi nila kailangan ng gobyerno. Nakukuha nila sa korte, nakukuha ngayon itong TRO ng, I don't know what division it is, but hindi Court of Appeals. Alam ninyo na sa gobyerno na yan. Alam na ninyo ilang korte na dumaan dyan. Tapos ngayon, nandyan na naman kayo issuing a TRO. I said, do not wait for me, if I'm pissed off, hindi ko kayo susundin. Ganunin ko yung papilya, ito ba tapon ko sa mukha mo? Gusto ninyo ng, kung ayaw ninyo ng ganun, ako, Marshall, hindi ako mag-Marshall. Bastusin kita dyan sa harap ng tao. Kayong korte, stop it. Mga contract ng gobyerno, stop it. You delay the projects, magawa ang mamukha kaming inotel, tapos ang mga proyekto hindi natatapos, ay TRO ninyo, hanggang lalabas kami, walang nagawa. Do not do it now. Kasi magkakaproblema talaga tayo sa bayan. Kung sabihin ko tuloy sa mga police pati siri, putang ina, huwag kayo maniwala dyan. Dito kayo sumunod sa akin, kayo may kailangan tayo. Alam mo, minsan kasi, yung natatalo sa bidding, ang animal, magdidemanda. Bakit? Hindi kasi agrabyado siya. Kung hindi, sabihin niya doon sa nanalo, bigyan mo ako konti. Bayaran mo na lang ako. Negosyo yan eh. Magbibid sila, alam nila talo tayo. Matatalo sila. Itong, put na sabi ko yung corruption, isasali ko ako doon sa druga. Sa droga, hindi matatapos yan. Human rights? Stop. Ang Amerika, they invaded Panama, you remember? What was the reason? Because Panama was flooding America with drugs. They Shanghai. Si Noruega, brought him to New York, tried him there, and he's in prison. They went to war to Iraq. Sabi nila, weapons of mass destruction. What happened? Pagdating doon, wala. Wala, walang mass. Pinatay nila si Saddam. Pinatay nila si ang Libya. O tingnan mo ang Middle East na yun. Di putok dito, putok doon. Terror dito, terror doon. Sabi ko naman sa mga ISIS dito, bakit naman ninyo gawin sa akin? Wala man ang kasalanan sa inyo. Hindi naman kami taga-roon, hindi kami Arabo. We are all from the Malay race, just like the Indonesian and the Malaysian. And we have done nothing wrong. So, ako, I try to, I plead fairness. Pero kung gusto ninyo, eh, sige. Basta, I will not allow my country to go to the dogs. As president, kayong mga taga-human rights,
I build a country. Hindi ako police. Understand that. Ang trabaho, hindi kaya ano-ano lang. I look after my country. Baski ganito lang ako, I love the Philippines. I love the Philippines and I love... Diba sabi ko sa kampanya, why am I here? Tinanong ako, well, sabi ko, I am here because I love my country and I love the people of the Philippines and especially the beautiful Filipina. Yung maglapas ka na sa mga 55, 60, baka sakali. Kasi kung nandito yung anak kong babae, magagalit yun. Titindig yun, totoo. Si Inday, sabihin niya, sexist yan eh. It's law against women. Titindig yan, harap-harapan. Eh, maldita yan. Ang plano namin ni Bebot, si Bebot Bello, Secretary Bello is from Isabela. He was the he was a cabinet member of Arroyo as Secretary of Justice noon. Tapos ngayon dito sa akin, ito sila, mag walang taga Maynila diyan na opisyal niyo, puro taga probinsya yan. Dormitoryo ko lang yan. Sa kaharap ko sa dormitoryo, siya, ang karumit niya, si Yasay. Ah, si Dulay from Baguio. Puro Ilocano yan sila. Ang karumit ko, harap kami ng kwarto, si Yasay. No, the one who like was talking like as if he was really addressing the American community here. Ambassador, Mr. President, I've been there and to find out what's really wrong. And truly, he was my roommate. And, you know, even in the dormitory, he was talking English. Pati sa panaginip ng gago, English eh. And walang ang gawa eh, talaga. But I can understand Yasay. He was my roommate. During martial law, he was forced to flee the Philippines. Why? Nandoon siya sa listahan, actually. Silang dalawa ni Maseda. At the same time, nagtayo sila ng law office. Maybe yung passport niya was out of gratis because you cannot travel. Stateless ka doon. So, kinansila ang passport nila dito. So, it was of no value anymore. He was a Filipino, but he could not travel because the passport was canceled in Manila. So I could understand na baka nabigyan siya ng gratis lang for, alam mo ang Amerika is also a sanctuary for political prisoners. So ganun, pero Filipino talaga siya. Kaya lang, eh, wala tayong magawa, ganun magsalita. Well, I think because he was a son of a minister of a church, and probably there was a Sunday that he had took over to deliver the sermon. And John, biro lang, John. Eh, ito kasi gusto nang malaman lahat eh. I'd like to introduce to you, para malaman ninyo, I'd like to introduce first a protocol. It's a the Acting Secretary of the Foreign Affairs, Enrique Manalo. Ito, kababata ako talaga. We were neighbors and we grew up together. And he owns, he was the PAL president once upon a time and the Secretary of Agriculture ni Cory. Ito yung bright sa class, from kindergarten to college, valedictorian to. And he was also the voice of democracy during our days. He was the champion. Nationwide, ano yun eh? Carlos Dominguez III. Mautak, marunong talaga. Pero mayaman na ito sila dati.
but he owns Marco Polo Hotel. Kaya kung ito, mahilig mo rin ito, kung maganda ka, at nandyan siya, lapitin mo lang, Mr. Secretary, do you remember me? I saw you in Hong Kong. Sabihin, do you have a room reservation? No. I'll give you one. Pero kung magsabi, ah, nice meeting you, tapos titindig, medyo hindi kanya type. Ito naman si Willio Provinciano talaga. Kailanman hindi siya natuto mag-midyas. Hanggang ngayon. May isang kasama ka pa, may huwag kayong ma-offenda. Lahat itong cabinet member ko halos, pati kabarkada ko, puro Ilocano. Mga brado. Pero I don't know if he's still around. May kasama ko yung dormitoryo. Gilabhan niya yung sapatos niya. Brush ang gamit. Lahat, linis niya. Tapos, natapos na yung isa, patapos na ako. So, sabi niya, kino niya, pahingi ng toothpaste, ha? Katipid naman itong Ilocano. Totoo yan? Talagang nilinis niya. Pagkatapos, ginawa niya, tapos na eh. Lagyan niya dyan sa basin. Kasi pahingi ng toothpaste. He's an Ilocano sa Isabela. Then I'd like to introduce to you our defense secretary, Delphine Lorenzana. Ilocano na yan. Used to be a general assigned in Mindanao doon sa area ko, kaya kami nagkilala. Then we have Ramon Lopez, Department of Trade and Industry. Ito yung maasahan ninyo ng small scale and medium enterprises. Billion ang ginabuhos ko dyan. Ang pinakamalaki is, ang number one ang binigyan ko is education. Billion-billion talaga. Then, Secretary of Agriculture, Health, in that order. Ang pinakabuhos ko talaga yung para sa tao. Then we have our budget secretary, Benjamin Jok, no? Nung nanalo ako, he was the budget officer of Mrs. Arroyo. Sabi ko sa kanya, kahirap. Sabi ko, sir, pwede ba kitang yayain uli magtrabaho? Because he's really very good. Mautak. Saka formal. Ito, maging artista sana. Kaya lang siguro ito na nakapagbuntis ka, nasira ito eh. Andanar. Mag-artista ito, pero ayun ko anong may lumabas na ata na yung video. So, Secretary Esperon. Ang abogado ko, abogado rin ito ng mga artista, kilala niya ito. Si Chief Presidential Advisor on Legal, Salvador Panelo. Tangina, wala remedyas. Pero ako man, sa totoo talaga ako man, hindi rin ako nasanay. Kaya lang, nung boots. Pero, kung isneak isa. Malakanya, hindi rin ako kami man lahat, halos.
Hindi, yan ang uso eh. Kurnin, tignan kung mag-sneakers ka tapos mag-socks ka. Kaya lang, iba dyan. Do I name him or do I not? May isa rin dyan. Sa harap ko, mag-di-quattro. Walang medyas. Tapos sige, lugod ng lugod dyan sa doon. Tapos pagkatapos, in the unguarded moments, sekretary yan, ha? Mahilig talaga mag-dikot. Tapos, yung ganun na niya yung tapos, diretso yan. No? Akala niya, walang papansin. No? Kaya sa Pilipinas, basi ganun lang tayo. Lahat ng karakter sa bundo nandiyan. Si Senator Alan Peter Cayetano. Dito ang misis niya, si Mayor Lani ng Taguig. Kasama yan sila. Kasama yan palagi. Ako, hindi ako nag... I'm not joking. Ay, parang naiinggit ako kayo, ma'am, na palagi. Ba, lahat ng travel namin, kasama talaga yan silang dalawa. Never saw such love in my life. Yung... Ito siya naging ano ko for many years he earned his post sa Mindanao. Second lieutenant pa ito, graduate lang ng PMA, ako yung ninong first lieutenant. Pero doon pa lang sa Davao sa karami ng problema nawala na yung buhok niya. Si Bato. Paano hindi magalit yung human rights sa amin? Kasi pag tanong yung sa interview, sige, patayin tayo. Hanapin ko, patayin ko kayo. Kasali sa demanda. Dinamanda kami. Wala tayong mag- Ang presidential spokesman natin, si Ernie Abelia. Kayo mga taga-Davao, you remember Ernie? Sa Victory Chapel, minister to siya. To. Talagang calibrated. He's a very good man. Tapos si Consul General. Where's the Consul? Ma'am? Tapos si... Wala na. Kasi iba? Wala na. Lisa, nasabi ko na. Lisa, stand up. Ito yung sa anti-poverty. Sabi ko ito yung mga ex-convict. So yan po ang ano ko. Just give me time. I during the campaign, wala akong, I just promise that I will just stop corruption if I can. Tapos, okay na tayo. Kasi yung pag-uwi-iwi ninyo, wala nang... Ayaw ko yung binubuksan yung bag. Lalo na yung mga OFW. Kasi, kung sila yung sinasabi natin na bagong bayani ng bayan, bakit pahirapan mo yung mga bayani? Eh, samantala kami noon, mga mayor, governors, salute pa. Sir, baski kasing haba ng train ng Hong Kong yung bagahe. Basta senador, wala. Pagdating doon sa Hong Kong, itong mga OFW o Middle East, pangit tignan to lang. On one sphere,
it's almost idolatry na bagong bayan eh. Pagkatapos doon sa customs pati immigration binaba, sabi ko stop it because I do not like it. Kaya kung may magbukas sa bag mo, there has to be a very compelling reason. Ibig sabihin yan, random, minsan napipick up ka, may information galing sa labas. Kasi minsan palabas ka, hinahayaan nila, magkarga ka ng baril o syabo ka, papalusutin ka, pero tawagan nila ang customs ng Pilipinas, bantay ka. Yan ganun, ang seat number ganito. Ayusin yung, kaya man-random ka. Pero bihira mangyari yan. At saka hindi naman ako maniwala na mag-uwi ka. Bakit mag-uwi na siya doon? Marami naman doon. Namamatay na nga yung iba dyan. Kung mag-contribute ka pa, di kasali ka sa patay. Kaka-uwi mo lang, tapos instead of your relatives going to you to visit you, maghingi ng pasalubong, yun, pamibigay ng abuloy ngayon. Huwag kayo magdala ng marami doon. Gusto nyo, bigyan ko pa kayo eh. Droga, wala talaga. It will never stop. And I said, do not destroy the country. Do not destroy the country. Do not destroy the young Filipino. Alam mo, mayroon yung sabi si Duterte, mag-Marcelo yan, diktador sus Mario. Totoo lang, if you are asking me if I'm very happy being president, am I inordinately proud of being a president? No. I'll give you an answer from the heart. Hindi na dapat sa akin at this time of my life. I should not have really. Eh, napasubo lang eh. Pero, but nobody was, kasi lahat ng kandidato, lip service lang, rap and corruption. Wala talaga na sa'yo, putang ina kayo, papatayin ko rin na. Oh, sinabi ko talaga, pati yung droga. And nobody was mentioning about Mindanao. Eh, taga Mindanao kami, kung nagbubumbahan doon dito sa Pilipinas, nauuna kami. Simbahan, airport, Pantalan. So, I'm extra scared ako noon. Kung walang tao na magtutok, yan lang ang promises ko. Then, one, I remember, if you were watching the presidential debate, it was in the last leg na tinanong kami if you would allow the burial of Marcos. Ako pati si Binay sabi ko yes. Yung tatlo sabi nila hindi. So nung panahon na ako tapos gusto na ilibing si Marcos, pinalibing ko. Look, yun yung promise ko. Kaya kung ayaw ninyo yun, hindi sana ninyo ako binoto. Ano klase ito? Ngayon, nung ginawa ko na, pinapatay ko talaga itong mga putang inan to. Minumura ko pati pare, kasi magdasal guys sa kwarto na lang, pareho lang rin. I mean, in the midst of three people, there's always God. Hindi mo kailangan magpaluhod-luhod ka doon. Tapos tindig, tapos luhod, tindig. Makinig ka ng, ano kami ni Sani, Ateneo kami. Totoo yan, Ateneo kami. Sa Ateneo, sino na Ateneo? Di ba, every Friday, mass yan. Tapos you are mag-communion ka. Oo, kung yan. Totoo yan, Sani. Kami nga doon, hinihipo kami ng pare. Totoo yan. Hindi po kami ng pare. Oh. What are your sins, Arpa? What is your sin? So, ano bang kasalanan ng bata?
What? Come on, we don't have the whole day. I went to the room of the maid's father. And I lifted the blanket, just a little. Why? Wala ang kamay ng gago nandoon na. Wanted to see what's inside. Ah, that's wrong. Pero kami, wala, excited na. Kasi, hinipo ka. And then, I think she was awake. I ran out the room. And, where did you go? To the bathroom. And after the bathroom, he went to sleep. No, I went back again. And lifted it higher. And I went to the bathroom again. I'm not fond of lying because I do not have an obligation to lie. It might really be, hindi naman bastos, but gusto ko lang malaman na gano'n ang buhay din ana namin. Labi na ito kay Tisoy, asos. Hanapan ito ng mali, baski walang mali. So yun ang istorya ng buhay ko. Kaya, you should read the first. Alam mo, sa totoo lang, yung mga bright boys sa Ateneo noon, di nahatak talaga yun sila to be yung mga sikat sa Davao na mga valedictorians, Balchan, si... Di kinukuha nila por pare. Ba, nakalusot itong Tisoy na to. Ma'am, ibigay ko sa iyo. Thank you, sir. Okay. Yeah, hello. Puro. I will be back in Hong Kong to talk to you about that book. Pero maraming lahat halos lahat ng cabinet members ko puro Ilocano. Mayroon pang apat na ata yan sila ngayon kami. Kaya sabi ko sa apat o marami yan na siya. Puro Ilocano. Sabi ko, para hindi na kailangan magkudeta, hunta na, nandiyan naman sila lahat. O di, kayo na lang. Bakit ba tayo mag-away? So, I think most of you are, pauwi pa ba kayo? Have to fly to Beijing. Wish me luck. But one thing is very certain, actually. China, in all good faith, wants to help us. Yang yun ang... at saka sila walang hinihingi. Walang kondisyones. Wala, basta tulong lang kami. Maraming pera. And the generosity of the leaders, dapat pasalamatan natin. So I hope that everything of you dito, trabaho lang kayo, bigyan ninyo ako ng, pero sigurado ko yung mga anak ninyo, medyo na yan, by that time. Kung magpasok lahat ito, as it is now, maganda na ang natin. Trabaho na. Ano ka lang, yung give us time to makapag kami. Mine is really to provide employment. Wala akong pera eh. So I invite people to invest and ang akin is the job generated. So yun. Duterte na. Basta yung akin, ito ang masahan ninyo. Ha? In 3 years, mag-stabilize yan. Hindi ngayon. Medyo yan drugs, medyo matatapos yan.
Mauubos na mauubos yung mga putang inang yan. Then, itong corruption. Taya ko ang lahat ko dyan. Honor and sabi ko nga, I put at stake the presidency itself, my life and my honor. Talagang tutuparin ko yan. And yung overseas employment, magtayo ka ng overseas employment certificate into na dahil meron ng idol family, ID ng idole. Overseas employment certificate. Wala na yan. Kaya nga, gusto ko the least intervention sa buhay ninyo ng gobyerno. Ayoko yung maraming regulasyon kasi dyan ang papasok. And magtayo ako ng bangko, OFW Bank, para diretso na. Yung i-reacquire ko yung postal. Wala naman nagpadala ng sulat ngayon. Bugok lang. I love you, gano'n isulat mo ba? Sebastian nga, sinabi ng babae, hiniwala niya ako, tinext lang niya, hiwalay na tayo. Naglasing yung babae. Yung importante talaga yung corruption mawala. Kailangan, kaya ganito ha. Bakit may corruption tayo? Pilipino rin eh. Hindi kasi kailangan mag-ano. Just be assertive. Pagka may mag-BIR, magpunta sa inyo, o yung driver's license ninyo. Ha? Pag may magingi sa custom, sabihin ko na, puta sabihin mo, putang ina mo, wag mong galawin yan. Putang ina mo, hindi kita bigyan, sampalin kita dito ngayon. Ganun. Kasi kayo kasi pagdating ng pulis, takot ka agad, pulis-pulis ka dyan, pulis-nis. Behave ka. Talagang ganun. Be assertive. Huwag kayong matakot. Ngayon kung mapasubo kayo, yung hingi-hingi na ganun, sabi yung putang ina mo, bakit ang magbigay sa iyo? Sabi ni Duterte, sampalin kita eh. Paninindigan ko yan. Ipatawa ko yan, ba't tapos harap ninyo, sabihin ko, uli, sige, sampalin mo. Gaya nung Davao Mayor pa ako, sinampal niya yung babae. Sinampal ako. Ganon ako sa Davao. Pundungin mo na sila, taga Davao. Putang ina, hulihin mo. Kaya doon yung driver, ganon. Mayor, pinahuli mo raw. Talagang pinahuli kita, yawa ka. Bakit mo sinampal yung babae? Kasi, Mayor, maliit yung bahay niya papuntang ano. Gusto niya ihatid pa doon sa hagdanan yung hindi na ako makabaking, wala nang baking puro, wala nang di, bakit po sampalin? Kasi sinausigawa niya anak ko. Ala, yung putang babae yan. Sampalin mo. Sabi ko babae, sige, sampalin mo. Ikaw ha, buto. Mayor, huwag ka magreklamo, gago ka. Sige, sampalin mo uli. Boom! Mayor, ano ba yung klaseng hustisya ito? Talagang hustisya ito. Gumuputang ina ko, barilin ko yung bayag mo dyan. Sige, supalin mo pa uli. Mayor, yun ang sabi ko, pasampal ka, letse ka. Sumapang, Mayor, bakit ganito naman? Parang walang hustisya. Ano hustisya? Hustisya, ano? Sinampal mo ang babae. Pinaganti ko lang sa iyo, tapos dalawang araw na naglipas. Ang interest pala. Kaya huwag kayong matakot kasi wala naman talaga magdating ng korte. Pag yan sa Register of Deeds, yung mga titulo ninyo, yan isa pa yan. May bago kayo ang chip. Di ba bago ang chip dyan? The Register of Deeds? Land Registration. Yan, lisensya. Okay, ang sa licensing, kasama ko rin sa San Beda, Ilocano rin. Sa licensing
Oh, tama si ano, si Delgra. Si Delga sa LTO, si General Galvante. So Morente, si Morente, General, dumaan rin yan sila. Dumaan ang lahat ng Davao yan, naging chief of police. Kaya sila lang kasi ang kilala ko. Halos puro military, ex-military yan sila lahat. Yan, hindi maano, walang problema dyan. Kasi isang sa utos lang. Ang mahirap ito yung mga, yung matagal na sa gobyerno. Indolent. Ayaw magtrabaho. Paglabas ng alas 12, hindi na bumalik. Andoon na sa mall, pasyal-pasyal. Sabi ko, dismiss, summary, dismiss. Pati yung mga director. Kasi ngayon, pagka departamento nila, 1 month yan. Noon, mag-abot 1 taon. 1 month lang yan. NEDA, 1 month. Transportation, 1 month. DTI, 1 month. Director, baba, 15 days. Pagka 15 days, pag hindi natapos, tumawag ka doon sa 8888. Yan lang, 8888. Tapos sabihin mo, itong si director, ano, panpalo ako binhigian, pangalanin mo. Si Juan de la Cruz, si director. Presidente, pinhingian niya ako ng ano, then Alvalo, patawag ko. Tapos, magbigay ka ng address mo kung gusto mo. Pumunta ka man lang kanyan. Ganun rin. Sampalin mo. Sampalin mo uli. Magreklamo man, mayroon in interest. Kasi isang buwan, 30 times, sampalin mo. Ganun lang talaga yan. Kung hindi mo ganun yan, walang mangyari sa administrasyon. Putang ina ninyo, yung mga droga, pag hindi ko kayo pinatay, talagang hindi ayaw ninyong huminto eh. Naghihintay talaga kayo ng kamatayan. O si, ibibigay ko. Sus Mari Joseph. Ito, pag nakaipon kayo, wala mo magandang negosyo, puneraria. Marami ito mga ulula, ayaw talagang makinig eh. Well, anyway, I'm very happy. I'm gratified by your presence and this dialogue with us. I would like you to know that I am really trying my very best. Kami lahat. Walang mayaman dito. So puro lang ito, trabahante. Bebot gana. Kasama ko yan. Ateneo yan sila ni Dulay. San Beda ako. But I don't think of, yes sir, I want to, for the power to take up his law. And he's a graduate of UP. Yun ang color namin doon. So puro yan sila, Sal, Bicolano to, Andanar, Mindanao, Bato, Tabao yan, Santa Cruz. Karamihan, ano, mahirap rin ito kagaya natin. Kaya naiintindihan nila ang problema natin. Basta ang sigurado ko, magbayad kayo, sigurado yan, pupunta sa tao talaga. Ako ha, publicly, aside from my salary, hindi ako kumukuha ng allowance. Wala akong allowance. Wala akong allowance ni piso. Yung cheque lang na treasury warrant ko, yun lang ang, wala akong talagang hinihingi sa. But just to also commiserate with everybody that life is really very hard now. And it's always, alam ko, ang anak lang rin ako ng mahirap. Kasi ang tatay ko, taga Cebu, my mother is a Mindanaoan. Si Saf Maranao, lula ko kasi Maranao. Patatay ko, Bisaya. Grandfather ko, Chinese. Lam. Kagarito yun, kasi lim sa ano eh. Sa Foken, it's lim. Dito, it's lam. So, lim actually. Si Paggor, dito. Huwag kayong maniwala, actually. Ito si Fred Lim sa Paggor. Bilyonaryo na yan. Tugade, yung valedictorian namin sa San Beda. He was already a billionaire during
our student days. Mga utak yan, bride. Itong yung mga bride. Sa kami yung mga bugokski ang medyo hirap sa buhay. Butit na lang na mayor. Puro atin sila. Bugokski. Kung hindi, ano, kung laude, bit agirik, kabats ko sa klas. Kami ito gade, kung laude yan. Sila lahat, ano, ako lang ang... Pero sa awa ng Diyos, itong mga bride, lahat yan sila, trabahante ko lang yan. Ah, 75 lang, pero sabi ko, si Sane, si Valedictor yan, ako medyo 70, yun lang talaga ang nakita ko sa grado ko, totoo walang anan. Hanggang na yun, may 75W pa ganun. Warning, I mean, 28, wala nga ang 80. Ganun ako. Pero every year, nakikita naman kami sa pag second year, oh. Dito ka pala, third year. Oh. Oh, sige, aral, putang. Basketball, pati billiard. Well, anyway, lahat tayo may, there's a commonality of sentiments here. We are hardworking. We cannot afford a luxurious life. We have to work to send our children to school. It's hardly both ends meet para sa atin. But give me time. 3 to 4 years. 4 years, okay talaga tayo. I am sure okay na tayo. It would have solved almost all of the problems. But just be aware of your rights, be assertive if you are confronted with graft and corruption. And itong droga, tatapusin ko because it is not fair. It is not fair na tayo magtrabaho para sa anak natin, lalo na kayo. You expect them to be studying tapos masira. It is not fair. Kaya talagang ubudyakan kita because I will not allow my country to go to the dogs. With that kind of situation ako, mga 3 to 4 years, pwede na kayong makauwi niyan. Invest in some business. Kina ako magtagal, I'm taking off dito, malapit naman ang airport. Sinadya man siguro na rito para mag... Hintay na yan sila doon. And I will have a 2-day, ano yan, every hour hanggang gabi. But hopefully, something will come out good from this journey. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, again, the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte.